Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako, eto, okay naman. Yan, hopefully magtuloy-tuloy na to, no, na at least weekly na nakakapag-upload ako ng bagong videos. Yan, so, ayun. So, ano nga bang pag-usapan natin ngayon? Well, eto, ang daming nagtatanong kasi nito, no. Alam ko, nasagot ko na to dati sa ibang videos ko, pero wala akong specific video about dito, no. So, ang daming nagtatanong, kasabwat, okay lang ba bumili ng tattoo supply sa Shopee o sa Lazada? Well, sa Shopee specifically, no, yan ang masasagot ko kasi ako, sa Shopee talaga ako bumibili. No, hindi ako masyadong bumibili sa Lazada. Yan. So, bago natin sagutin yan, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at like mo na rin tong video na to. Click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Okay? Dahil every Saturday, nag-upload na ulit ako ng bagong video. Alright? Yun, intro muna tayo. Eto na nga. Yan. So, ang tanong is, okay lang ba bumili ng tattoo supply sa Shopee o Lazada? Yan. Online, specifically. No? So, eto, ako, magbe-base lang ako sa experience ko. Okay? I'm not saying na ganito talaga siya or sundin niyo ako dahil ito yung sinabi ko. Pero, ikikwento ko lang kung ano yung mga experience ko sa Shopee. No? Yan. Para sa akin, ano nga ba yung take ko sa pagbili ng mga tattoo supply sa Shopee? Ako in my experience, okay naman. Kasi ako, kung makikita nyo, no, may mga videos ako, dami ko ng videos na na-review, no, na mga nabili ko sa Shopee. Okay? Una, simulan natin sa tattoo machine. Yan. Check nyo yung mga tattoo reviews ko ng mga videos. Yun, may mga nabili ako sa Shopee doon. Although, meron akong mga na-review, no, na nagamit na tattoo machine, na tattoo supply na hindi ko nabigyan ng magandang review kasi hindi ako nagandahan, hindi ako palpak yung dumating sa akin. But then again, sabi ko nga, depende yan. Baka mamaya, isa sa nanonood sa inyo, naka-receive ng ganong item, pero maayos, di ba? Pero yun kasi yung na-experience ko. Okay, you can check those videos sa tattoo reviews natin. Yan. Pero all in all, tingnan natin. Wala yata ako nakalabas na machine ngayon. Pero ayun, may mga machine nga ako na nabili sa Shopee na okay naman. Tattoo supply, yung gamit kong tattoo supply ngayon is from Shopee din. At okay din siya. Ano pa ba? Well, ito. Mga karayom. Well, sa karayom, although unbranded nga lang siya. Okay? Pero kasi pag nagpunta ka naman sa mga tattoo supply, halos ganito lang din naman yung mga nabibili doon. Yung iba, nire-rebrand lang. Yan. Again, nothing against those tattoo supply, no? Tattoo shop. Pero, what I'm just saying is, ganun lang naman talaga yung nangyayari. Yan. So, ako ito. Ayan. Ito, 5RL. Okay naman siya. Yan. As long as sinusunod nyo naman yung expiration date. Kasi may expiration date din siya. Ayan. Katulad na itong sa akin. And expire siya by 2026. Pero okay pa naman siya. Yan. Ano ba? Ito.
tip. Yan, bumibili din ako ng tip doon. Eto, medyo gusto ko yung nabibili kong tip kasi transparent. Yan. Kasi sa akin, no, mga kasabot, kaya ako bumibili ng kaya mas gusto ko yung transparent na tip para nakikita ko kung may bara siya, kung nababarahan ba, kung may ink pa ba sa loob, 'di ba? Especially pag gumagawa ka ng mga colored tattoo. Tapos may natira pa palang ink nung ibang kulay sa loob, hindi na hugasan ng maayos, no? Makaka-affect 'yun sa kulay ng ginagawa mo. Accuracy. Yan. Meron pa ito. Ito may brand siya. Yellow Dragonfly. Ito mas gusto ko 'to. Actually, meron pa akong isang in order ngayon. Hindi ko iba yung brand niya eh. Pero diyan to rin. Pero 'yun kaya ako in order 'yun kasi kulay blue. 'Yun lang, dahil lang doon. Pero pag na-receive ko siya, try ko din i-review. Tignan natin yung pagkakaiba. Ito kasi, isa to sa mga pinakamurang cartridge needle. Yung kulay blue din. Parang 20 pesos lang yung difference nila. So, gusto ko rin subukan. And, upon using this, okay din naman siya. Wala akong nagiging problema, actually. Ang ganda niya gamitin. Tapos, yung tip pa neto is yung medyo, paano ko may papaliwanag? Hindi flat yung dulo niya. Medyo paslan yung putol ng tip. Para siyang diamond tip, pero hindi eh. Ayun. So, ayan yung mga binibili ko sa Shopee. And, pero sa needles kasi, no, ang magiging concern mo dyan is ano bang klase ng tattoo yung ginagawa mo? Well, ako kasi hindi ako gumagawa ng mga fine lines. Hindi ako gumagawa ng mga yung sobrang liliit na tattoo, mga minimalist, micro tattoos. At kapag ganun kasi mga tattoo, it requires smaller needle, no? What I mean is not smaller group of needles like 3RL, 1RL. Meron nun, meron sa Shopee nun. But may classification din kasi yun, like the gauge of each needle. Ang usual na mabibili mo sa Shopee is either 12 gauge or 10. 0.10 yun ah. Or 0.12, alam ko. Ganun yung mga usual na mabibili. Pero, kung maghahanap kayo ng double zeros, bug pins, ako, in my own experience, wala akong makitang ganun sa Shopee. Siguro sa mga legit na tattoo supply, makakahanap ka nun. Or, maybe if you request, pwede nyo silang i-chat, i-email. Baka meron sila. Pero ako kasi, order lang ako ng order. Wala kasing gano'n. At okay lang kasi sa akin yung size, yung 10 gauge na needles. Minsan 12 nakakuha ako. Pero mas gusto ko kasi yung 10. Pero okay din naman yung 12. Yan. Kung medyo nagugulahan kayo sa sizing ng needles, may video tayo dyan. Different types of needles para may idea rin kayo. Okay? Pero yun na nga, kung mga smaller gauge, wala kayong, mahirapan kayong humanap sa Shopee. Okay? Ano pa ba yung pwede nating mabili dyan? Actually, marami, no? Yung stencil solution, yan, meron din dyan. Okay din. ink. Yan. Sa ink naman, kailangan lang mas maging observant kayo. Do your reviews. Check the reviews as well. Kasi may mga peking ink talaga sa Shopee. But what I suggest is bumili ka na lang dun sa mga vendors sa Shopee or mga shop dun na legit na tattoo shop or tattoo supply. Dito sa Pilipinas. Okay? Kasi, ako personally, hindi talaga ako fan ng pagbili ng ink sa Shopee. No? Kasi hindi ko alam, baka mamaya matapon or ano, masayang. So, yun lang naman. Pero may mga legit na shop naman na mabibilihan sa Shopee ng mga ink. Yan. Artek, yan. Meron silang
talagang official shop sa Shopee. Ano pa ba? Actually, marami, no? Meron din akong ginawang video about sa mga shop na pwede nyo i-check online sa Shopee, sa Facebook para maka-order kayo. Doon, makakabili kayo. Makasigurado kayo na legit yung ink na mabibili nyo. Okay. Yun. Ano pa ba? Well, sa tingin ko, yun lang naman yung pinakamadalas talaga na nabibili sa Shopee, no? Kasi kailangan mo lang din talagang magtiyaga sa paghahanap, sa pagre-research. Yan, katulad yan, ng mga cord, may manipis, may makapal, may mura, may mahal, di ba? Kailangan, reviewin nyo rin. Or kung talagang gusto nyo bumili, medyo skeptical kayo, watch YouTube videos. Yan, kaya nga meron tayong mga tattoo reviews, di ba? Yan. Madami din namang ibang gumagawa nun. So, ayun lang, siguro, para sa akin, okay bumili sa Shopee. Yun. Sana naiintindihan nyo. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. No? Maikling video lang to. Ayoko din masyadong pahabain. Kasi yun lang naman talaga yung sagot ko. Oo. In-explain ko lang din. Pinahaba ko lang. Kasi para mas ma-explain ko na meron din ako mga nabili sa Shopee na hindi lang ako nagsasabi na oo, okay bumili dyan. Tapos hindi naman pala ako bumibili. Okay. Yun lang. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, like mo na rin tong video na to at click the bell icon para nanonotify ka kung may bago tayong video. Yun lang. Peace out. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view.